Bah, parang iba to ah. 1-8-2-4-1. Tama ba ito nakikita ko? Panalo po tayo? Nanalo po tayo sa luto? Tama ba ito nakikita ko? 0-9-1-1. Yes! Panalo po tayo! Panalo! Grabe, ayun. Nakadali tayo, nakadali. Ayan, may pera sa resibo. Ayan, panalo si Bro Alvin. Ito po yung napanalunan ko. Wow! Millionary na ako. 200 million! I-claim po natin yung ano, yung napanalunan natin sa luto. Ito ko nilagay. Sinama ko na yung ERC ko. Kailangan pa. Meron pa po ako mga ibang pampabagahe pa. At siguro bibili pa ako ng isang box para magkasya. Ito po halos lahat po damit yan pambata. Palang araw po sa inyo lahat. Kagigising ko lang. Pero tanghali na po. Alaunan. Paidip-idip lang po ako. At sa harapan ko po ay may mga resibo dito. Yan. Bubulahin po natin yan. At ito pa. Yan po yung mga pinamili namin. Simula August hanggang September. Hindi po ako makalabas ngayon pagkat malakas yung hangin. Kaya magbubula po tayo nito. Yan na ulan na. At ito po mga resibo nakikita yun. Napakarami po ito. Yan. Simula po yan July hanggang August. At ito pa yung isa. Ito naman, napamilihan ko na po ito. Nakalagay po rito. Yan, nakalagay dito makita nyo. 9 and 10, ibig sabihin September hanggang October. 7 and 8, July at August. Lahat po yan, July at August. Bale, pinili ko na po yan, nakabukod na para madali po na mabula. Ipakita ko po sa iyo sa screen yung ano, yung pinakang pipili nating number para paano manalo. Dito po kasi sa Taiwan, lahat po ng pinipili sa 7-Eleven, grocery, lahat ng may resibo, mayroon po silang binibigay na ganito na number na sa lottery. Nakalagay dito special price yung 10 million inti. Ibig sabihin na sa 20 million sa piso. Kapag bumili ka po sa 7-Eleven sa lahat ng supermarket, so may resibo po yan kahit po piso lang yung binili nyo. At pwede ka na manalo na maging milyonaryo. Nakalagay po dito special price 10 million inti. Ibig sabihin 20 million inti. Ilang number yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 po yan, kailangan kumplito. At sa grand prize, 2 million. So, kinakailangan, ganoon din, buo din yung number. At nasa screen po, papakita ko po sa inyo yung number po ng pwedeng manalo. Nasa screen po, yung luwabas, at kung tama po yung nasa resibo natin, panalo tayo, millionaire tayo. Pero may mga first prize din sila, about 3 digits lang makuha mo. So, merong mapapanalo na 280, tapos 1,000 inti, nasa 2,000. Ito, nakalagay po rito. 659. So ngayon, nahanapin ko rito yung 659. Ay! 859, no? Sayang. 859. So sayang. Yan po yung 2 million sana. So wala. So pili-pili lang po ako. Grabe itong resibong ito. Kung kikwintahin to siguro, nasa 30,000 siguro to sa piso. Kada bili-bili po namin sa 7-Eleven. Minsan uuhaw, minsan egg, grocery. 659. Wala, 859 to, sayo. Hulihan po muna, titingnan ko. Pinanalo ko. 012. Wala. 324. Wala. 852. Muntik-muntikan talaga ako. 859 yung nandito. 383. Wala. 094. Ito po yung mga ano, kasunod pang month. 587. Wala. Saglit lang po ito. 343. 579. Wala. Dami na pong nakuha ngayon. So, nasa ano tayo? 15 minutes nagpipili. Nasa 15 minutes magpipili. Wala pa rin. Maya. Pampatanggal lang lang ini 409. Ay sayang oh. 409 yung kasunod ko ang ano 40 itong isa oh. 940. Ay sayang talaga. Ang dami sana naman oh 9408 apat sana ng numero. So 1000 inti sana, 2000 sa piso sana. 409 no. 408 po ito. Tingnan niyo po. 408. Ayan, itong sa aking isa 409. Ay, grabe. Apat na numero. 9409. Sayang. 215.
Sayang to, yung kasunod na pila ko nakakuha nito sa 7-Eleven. Dahil pala, nagpahuli ako. 251. Ay, sayang din o, 25. Bah, parang iba to ah. 18241. Tama ba ito nakikita ko? Panalo po tayo? Nanalo po tayo sa luto? Tama ba ito nakikita ko? 0911. Yes! Panalo po tayo! Panalo! Grabe, ayun. Nakadali tayo, nakadali. Ayan. 911, 911. Tapos dito, 0911. Ayan po. Panalo tayo. Kaso 3 digits. Ah, grabe, panalo. Magkano panalo ng 3 digits? 284 matching last 3 digits. Isa, grabe, nakaisa po tayo. Panalo tayo, panalo, nakaluto tayo. Sana, meron pa. Sigahan natin. So, may isa po tayo, 280, nasa 400 sa piso. Buod natin ito. Isa, nanalo po ako sa 911. Yung kayo na rin to eh, 119 yung isa na kukursibo, pero may 911 pala rito. Panalo, 280. Bukod natin dito, baka mapasama. So, tsaga-tsaga lang. Sayang yung isa, 9409 eh. Nahuli ako. 215, 298. May pira sa resibo. Ah, panalo si Bro Alvin. 689. Ganyan lang po, kung itatapon ko yun, sayang din yun. Naglibang na ako. May pera pa, di ba? Pang ano-ano natin, pang grocery. Pang load, 107. Marami pa po ito. Ayan po, dami pa. So, marami-rami pa po yan. At may pag-asa pa tayo. Wala pa sa kalahatian. Siguro mga 10 na lang po ito. At wala pong nadagdag dun. Pero tingnan po natin kung mayroon pa rito. 788. Last one. Ang last one niya ay sa ano pa pala ito. Nilagay ko na po dito. At isa lang po yung nakuha ko. Yan, ito po yung napanalunan ko. Millionary na ako. 200 million. Yan, papabaltan ko po ito sa 7-Eleven. 280. Yan, 280 po. Nasa 400 sa piso. O, para po makita ninyo. Malapitan. Ito po yung napanalunan ko. Ayan. 911 ang huli. Tapos dito sa isa. Yan, may 911 dyan na kulay pula. Hulihan. Yan, sa 480 po. Yan, ito yung July, August. Ito naman po sa sunod na bubulahin po ito. So, papalitan ko lang po ito sa 7-Eleven po. Maya-maya, pakita ko po sa inyo yung napanalunan natin sa loto. Dala ko yung ERC ko, saka itong resibo. So, puntahan po natin yung 7-Eleven kung makiklaim natin yung pera na napanalunan sa loto. Yan, dito po ngayon sa 7-Eleven. So, i-claim po natin yung ano, yung napanalunan natin sa loto. Dito ko nilagay. Sinama ko na yung ERC ko. Kailangan pa. Ito po. Ito. Family Mart pala siya nabili. Pero kukunan ng 7-Eleven. Ito, ang pangalan si ito. Ingwan na yung kaya. Ito? Ito. Number. Pag-ingat tayo dito. ERC sa number. Pinatid ko na. Nanalo tayo. Wala yata. Ayun, ang panalo. Nanalo tayo. 2 million. Ayan, tingat ka na. Sisi, thank you. Napuan natin yung panalo natin na yun. 2 million, panalo tayo sa loto ng 2 million. So yan, malaking bagay po yung pag-iipon ng resibo. At nakakuha tayo ng pera. Ayan. So nakalagay dito, 7-Eleven, 220. Yan po, panalo po tayo sa loto. Yan, dito nga pala ako ngayon sa supermarket.
So mag-grocery po tayo ngayon. Out ko nga pala sa trabaho. Yung napanalunan po natin sa resibo, sa loto, sa lottery ay ano natin, i-grocery din natin. Kuha ako ng sabon. So bili tayo ng panghugas. Sasali na lang po. Hindi na nga po pala ako napag-video nung about kahapon. Nandito po tayo ngayon sa bigasan. Bili tayo ng bigas. Ayun, bili tayo ng bigas. Masarap daw to, sabi ni ano, kabayan. Bili po tayo mantika. Bili tayo ng ulam, hindi natin alam kung anong ulam, pare-parehas lang. Yan, at wala, pare-parehas lang ulam dito, manok, isda. Nag-iisip kami ni Ethan. At dito may mga sale dito, yung mga ganyan, nakasale yan. Buto-buto, 35 lang. Bago sa buto-buto. Hindi naman pala buto-buto, may laman din. 35, buwan mga rin ako. Oo, wala siya. Nakasale siya. Minsan yung ganito, nakasale din. At sa buwan. Pakuroin lang yan sa kamas sibuyas eh, no? Bali po, ano, discarding OFW talaga. Isa sa mga sale, yung mga nakabalot na ganito. Yan, 15. So, okay pa naman po siya. At yan lagi ang binibili ko. Bayad na po tayo. At Haggard, nakalabas sa trabaho. Diretso rito. Nakapamili na po kami ng Ethan. Ano, bilis ng pera. Bilis ng pera, pag nabariyahan nyo 1,000. Wala na. Hindi dyan. 55 na. So, next month ulit. Ayan na, sakay ko na po yung napamili ko ngayong grocery. Nakunti lang. So, uwi na po tayo. Damit at dito na sa bahay, ito yung mga nag-grocery at start na po tayo magluto. Uno. Iwa po tayo ng Ricardo yung luya, maya maya po hanapin ko doon sa gamit namin sa panluto sa labas, outdoor cooking. Matis, may bulok na siya. Ay, hindi siya bulok, landog po sa amin sa probinsya. Parang bugbog. Yan, ilagay na po natin doon sa pinapakulo ko na karne. Tara po. Hindi ko na po napakita kanina. Hinugasan ko ito. At pinapakulo na rito. Yung ribs. Kaya panggitna. Panggitna. Yan. Takpan lang po natin. Pag nakulo na po yan, lagay po natin yung pampalasa. Habang pinapalambot yung karne, magbalat po ako ng kamuti. So, ang panahon po ngayon ay sobrang lamig dito. Sa company po namin, hindi pinapagahan na po yung mga electric fan. Tapos isang blower lang. Isang exhaust fan sapagkat sobrang lamig. Ngayon ko po, tuloy-tuloy na to hanggang December. Lalo sa Taipei. Kaya po yung magbabakasyon, malamig po talaga siguro mga December, sobrang lamig. So kailangan po yung malalaki. Kasi maduduro po yan eh. Yun, kulong na. Yan po siya. So, mabilis lang po lumambot dito yung mga karne. Ito pa ako maglagay ng asin, mga pataktak. Yun. Dami po. Mahilig ako sa kuminta. Lagay na po natin itong kamote. Malalaki naman ito eh. Palakas po yan, kamote. Yan, takpan po natin. Check po natin kung luto na. Ba, naiiga na. Sarap po yan. Lang po lang yan, sibuyas, kamatis, luya. Tikman natin. Ah,
Kulang po ng ceiling green. Mahal po ngayon ng ceiling green, hindi ako naglalagay. Saka yung kamatis. Itong kamatis na ito, kay Mr. Mark ito. Yan, luto na po. Buksan natin. Ito na, kain po tayo. Sandok natin dito. Naglalapot-lapot na siya, oh. Yan, laman. Hindi po ako gagamit ng serving spoon kasi ako lang naman. Bago lahat, pray tayo. Father God, maraming salamat pa rin sa bumaghapon na ginawa mo. Salamat sa lahat-lahat ng pag-ingat, sa kalakasan, sa lahat ng pag-ibig na ginawa mo sa akin. Ganun din sa mahal ko sa buhay, sa pagpapala sa kanya at pag-ingat. Ganun Lord sa mga viewers, patuloy pagpalain at sa lahat po ng aking mga kasama. Thank you. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Kain po tayo. Tamis po ng ano po yun? Kamote. Kulay dilaw. Good morning po sa inyo lahat. For today's video, lalabas po ako ngayon para bumili ng tape. Kasi yung tape ko po rito ay kunti na lang para maipabagahin na po natin ito. Tara po. Ay, pagupitan pala rito. Pagupit muna ako rito. 100 lang po dito ang bayad. Vietnamese. Yan, nagpagupit na po tayo ngayon. At ito, Chinese yung nagupit. Hindi siya pwedeng turuan. Ganyan, sabi ko kasi medyo mahaba pero inisian niya. At nandito ako ngayon sa sa Wawa at kukunin ko itong thermos na inuman. So sana makuha po natin. So ang plano, dito ko pupuntahan para dumiretso, subukan natin. Yo. Para mahulog lang siya. Yan. Yan, ay. Grabe. Lapit na. Kailangan kasi umangat siya kung gumano siya. Slide. Yan, ay mali. Mali yung banat ko. Pumasok pa ako rito sa sa parang to sa atin. Yung mga Chinese mga surplus, para po ito yung mga surplus sa atin. Pumasok ko rito. Yan, nakakita po ako rito ng lagay ng sabon. Natutunaw kasi yung sabon ko, bili ako nito 25 lang naman. Yan, dito pala yung puro tape dito. Ayan, dito tayo bibili ng pambagahe. Ayan, nadami pala rito. Pili na po ako ng tape dito. Yan, dalawa, itong isang brown saka isang white, transparent. Yan, tapos na tayo magbayad ngayon. Bumili tayo nitong tape. So, palabas na po tayo. Ito na yung nabili natin, pambagahe. Yan, lagay natin dito. Yan, dito na po ako sa dorm at parang uulan ngayon. Tapos ko lang pong kumain at medyo nagpahinga-hinga. Pagkabili natin ng tape. At ito na yung box. Yan. So, bali, ang gagamitin ko po dito ay itong brown dito sa puwitan para matibay. At ito yung iba ko mga nalabhana na mga damit-damit kong porker. Yan. Binukod ko na po yung mga nalalabhan. At yun po yung ating ipapabagahe dito. Medyo natagalan kasi nga medyo short talaga tayo ngayon. At ito nga, itingnan natin kung ipapabagahe natin ng Webes o kaya Martes. So tara, lalagyan na natin yung tape dito. Hello guys! Shout out, Junaida dali! Shout out! Ayan si Junaida po, ipamangkin namin. Shout out sa inyo guys! Kasama yun ang asawa ko sa kanisayon, yung pamangkin namin. Yung dati namin, inampu namin, malaki namin, magdalagitan na. Yung si Junaida po, yung kapatid ng asawa ko, nasumunod sa kanya, may anak na yan, anak si Junaida. At nung wala pa kaming baby, ayun, inadapt namin siya nung maliit pa si Junaida. At nung nakaluwag-luwag na yung kanyang magulang, kinuha si Junaida.
At nag-business sila sa Bicol. Ngayon nagbakasyon si Junaida kaya sa yung mama niya sa ano Cavite. At ngayon naiwan si ano si Junaida, bakasyon muna doon. Kasama ni Sayon. So lagay na po natin. At totoo po yung kasabihan na yung ano, hindi naman masamang paniwalaan yung pag nag-adapt ka ng o nag ano nagpatira ka o nag-ampong ka ng bata. So pag hindi kayo magkaanak, nagkakatotoo po, hindi naman masamang subukan. Kahit po hindi siya biblical pero napapansin ni Lord eh na yung puso mo gusto mong magkaanak. Kaya po dumating din sa sayo dahil din sa prayer. Yan, lagyan na po natin dito. Pag napapatong sa tubig, hindi papasok yung tubig. Nabalutan ko lang dito sa puwitan. AAC. Yan. Para po maganda yan. Yan, pagkatapos ko po lagyan ng tape dito, mayroon po dito nakasulat sa ano na to at address. Ito may pa kung saan galing. So, sulatan ko po muna kasi ilalagay ko po rito yung transparent na tape. Pa dito, sulatan ko rin. Pagkatapos ko po masulatan dito, balutan na po natin ng tape ito. Paikot. So, yung iba hindi na binabalutan dito pero for security lang po. Baka mabasa po ng ulan. Ganun po yung pagpapagahe na kagis na namin sa ano, sa Saudi Arabia. Pero sa Japan, yung ate ko pa nagpapagahe, ang binabalutan lang po niya itong puwitan sa kaunahan. Pero dito, hindi na. Talaga, ano, mahirap dito. Kasi babalik na rin talaga dito. Eh, yung tape po dito, mahal po dito sa Taiwan, yung mga tape na ganito. Nasa 260. Kung mga nakikita nyo, mga ano, pagpapagahe pa rin po yan. At yung iyo po yung napahingi ko na doon sa ano, kay kabayan, sa, hindi ko naman siya kabats, bahay nakasabay ko sa airport. Marami na po eh, mahal din po kasi pa bagahe, nasa 6,000. Eh ngayon po, marami akong gastusin ngayon sa pagpapas po ng bahay. Hindi lang po pinapaayos yung mga smismento, mga kore-kuryente po, saka CR, saka yung mga grills, yung mga pinakang safety first. Para sa baby. Saka sa seguridad nila talaga, kasi po bago sila dun sa ano community na yun, so kinakailangan matibay yung pinto, saka yung gate, tapos yung mga bintana, kasi dalawa lang sila nung asawa ko, tapos yung isang bata na pamangkin niya. Paalis din siguro yun, pamangkin niya, sa bakasyon lang po. Malapit na matapos, nandito na sa final. Yan o. Safety ba? Wala pong kilo dito. Ganito, basta kung gaano kalaki yung karton, basta hindi nakaumbok, pwede po kahit po anong ilagay dito. Kahit mga bakal-bakal yan na mabigat. Huwag lang yung mga pinagbabawal nila talaga. Ayan, okay na po yan. Final na yan. Ayan. Yes. Hanggang dito. Lahat po nabaluta na. Pwede na po yan. Tapos na po itong box. Sisilid ko na po yung mga damit-damit. So, pagkasamasamahin po yung sa pambata para madaling hanapin ni Mrs. At yung mga, siyempre, jacket para po hiwa-hiwalay siya. Yung para kay Bibi na pinili ko. I-separate ko na po. Update po, puno na po ako rito. Pinag-separate ko po yung mga jacket, saka yung mga kurtina, saka mga bag. Pinag-separate ko na po. Balat. Mas lalagay ko na po sa box. Hanggang doon po yan. Hanggang doon. Napakarami po. Mahirap din po pala magpabagahin ng ganito. At sabi nung iba, ziplock daw para po matanggal yung hangin. Iba vacuum. Pero saka na lang po siguro sa mga susunod na box. Pero ngayon ba, basta isasaling ko lang po dito. Tutupiin lang po na maayos. Yan, sama-sama na po yung jacket. Ang ganda nito, unicorn. Tapos dito yung mga bag. Yan, bidget, cortina. Napakarami. Start ko na pong ilatag ng ganyan. Pantay lang muna. Parang hindi na siya tinupi. Parang isang buo na damit. Para paplat siya ng paplat. Yan, lagay na po natin. Yan, jacket o Adidas. Mga branded po talaga dito. Talaga mga Adidas yan.
Ang ganda. Tim. Yan, ganyan lang. Tapos yun, didiretso lang diyan sa box. Medyo kakainin po ng espesyo iba kasi may hangin-hangin pa. Pero ganyan lang po yung paglalagay ko po ng ano dito, ng box. Sa ilalim, damit na naka ano lang, hindi na tinupi. Tapos yung medyo pag mga bandang ganyan ang kapal, lalagyan ko lang medyo mabigat para nakukompress yung bigat niya. Nawala yung hangin. So, pero ano po yan, sa sunod po, may ziplock dapat. Yung ziplock kasi babak yun para tipid po sa space. Kasi medyo makapal po eh. Yan. Dito lang po tayo sa pambata. Ito lang po yung ating susunod. Kasi ubos na po yung nandito. Yung mga jacket-jacket na maliliit sa kalungkos din. Ito po mga pambata. Inihiwalay ko po rito para madaling piliin. Saka ito. Mga panglalakit pambata. Mga panlalakit pambabae at pambata. So lang ito medyo makapal. Yan. Ito lang po. Dalawang kumot. So ito pong mga ito. Nandito. Nalabhan ko na po ito. Kaya medyo natagal lang po ako magbagahe rin. Sa nilabhan ko, saka bukod sa budget, medyo nilabhan ko rin po talaga. Mahirap din po kasing maglaba-laba pala lang ganito. Siguro kung babae po, madali. Pero sa lalaki, sa amin, okay pa sa amin magsibak ng panggatong, saka manguha po ng isda. Pero paglaba, pero parang mapagod po. Yan, ganun lang po ang gagawin ko. Yan, bali, pinapantay ko lang po dyan. Alam ko po marami magko-comment dito na takaw space. So, ngayon po ang ginagawa ko, yung medyo magagaan sa ilalim. As pag nakapal na lang ganyan, so nilalagay ko po ng mga medyo mabibigat tulad ng pantalon saka itong mabibigat na ito, mga bedsheet para makompress po yung hangin. So, tulad na yun, mabigat po ito. At aking itong ano, ilalagay para po medyo madigpi. Madigpi yung mga nailagay ko ng una. Yan, nasa kalahatian na po. Ay, wala pa pala. Nasa one port na. Pantalon. Palikasya po siguro sa akin to. Pambabae. Daya mo na. Padala natin. Ganda ng tilaw. Ang New Heights. Yan, ganyan lang po. Medyo nabi, na medyo ano. Yung pag nakaganyan na kapal, so mabigat naman. Pantalon naman ang aking ilalagay. Para yung ano niya, bigat, yun ang pinaka-nag-ano po sa kanya, nag-didigpi sa kaison. Ayan o, grabe ito. Pambabae po ito. Ganda o, gusto ito ng asawa ko. Bigat. Mga original po ito kasi mga sa ano to, mga subdivision, kuhoha. Pilit talaga. Kailangan flat lang. Ayan. Pinaplat ko lang po ngayon para hindi po siya mag-cost ng mga parang ano yung walang laman yung iba. Panlalaki. Ganda o. Pang mayaman talaga. Maganda. Yan, pambabae. Wait. Pag ganyang mahal, sobrang nipis. Ano po yan? Tupiin ko na konti. Pang panlagay doon sa mga lubak-lubak. Yan o, no? Gusto ng asawa ko. Para siya palda, pero short siya. Ayan lang, para ka lang naglalagay ng ano, ng damit sa cabinet. Ay, pambata ito. Pinubuot ko yung pambata para madaling hanapin. Ayan, mapalda pala rito. Ayan pa po, ang dami pa oh. Mga pina-laundry ko na ito. Ayan. Ayan. Kalahatian na. Titingnan tayo ni Sayon habang naglalagay. Ang oras po ngayon, ano na, alas, mag-alas 11 na ng gabi. Pambabae? Oo. Ilan sama mo? Ganda o. Ganyan, tulad mo.
Gamit mo yan? Hindi. Guess, ang tatak. Pambabae yan? Pambabae. Ito, sinasabi ko sa iyo yung dress. Eh, no? Woo, ganda. Ay, nga. Gusto yan ni Hanan. Kay Hanan, o kay Ina. Hanggang ano? Hanggang talampakan. Ay, hanggang ano? Binti. Kay Heart Evangelista yata ito eh. Gusto yan, Ina. Parang wala ko. Kay Ina. Tito Alfred! Ha? Kay Junaida dapat may ano para pag nagdadala si Junaida, ang dami dito mga pangdalagita Junaida. Ito pa oh. Oh, ito ang napakaganda jacket oh. Mahal to, ano ito bibila si Gwenta. Oh. Ismail, pang porma. Oh, yung tila niya yung maong. Na parang ano. Pada akong naririnig na para kay Paisal. Kay Paisal. Nandito kay Paisal, nandito mamaya. Ito oh, pakita ko sa inyo. At halos oh, kay Totoy, tingnan pantalo ni Totoy. Kay Paisal. Oh. Dami. Ito mahal oh, bag siya na ano. Tapos panligo ni Totoy, nalabahan ko na. Bag siya na bilog. Ito, may zipper. Lagay mo ng panty. Ako lang ano niya, sling bag, may sling bag yan. Wala. Wala. Walang talian. Yan, mapupuno na po rito. At nakatingin pa rin sa atin si Junaida. Nagtago. Mga pabata naman po. Ito, kay Totoy. Mahal, tingnan mo ito ha. Ako nga pasama. Ayan o. Short. Atin. Yan. Pantalon. O, ganda o. Pambata. Dami ito, pambata. Pinukod ko na po yung pambata. Parang sa ibabaw. Para madaling kunin. Ayan o. Ito, maliit pa masyado. Cute. Ayan, oh. Oh, si ganda. Pugi-pugi si Sayon ito. Naka doon sa ibang mga mabibigyan pa pamangkin po. Sinasabi ko lang kay Sayon, pero mga ano po yan. Bahala na yung asawa ko. Jumper. Pangarap ko lang dati ito ng bata ako. Ayan, oh. Jumper, ganda. Angas, oh. Oh, lalakad-lakad, oh. Oh, grabe. Saktong-sakto to. Yan, sarap po ng pakaramdang pag ano, papabagahin ng ganyan, no? Ah, may pugin-pugin si Totoy. May kuhilyo pa. Ito natin. Kuhilyo. Anong sleep? Pangbiyahe po niya. Ay, ito. Pag nalaki-laki na si Sayon. Kay Basti. Kasya kay Basti ito. Kasya, ay, malaki na si Basti, no? Kasya pa. Kasya pa. Kasya. Siksik lang natin. Ayan. Itong inaabangan ni Saya, no? Superman! May pandoble pa yan dito. Ito pa yung kanyang shirt, no? Yeah! Wow! Sa birthday niya, Tito! Sa birthday, no? Oh, Superman, no? Ganda! Hindi pa tulog si Bebe? Tulog na. Ito pa, oh! Oh! Wala kayo dyan. May pang pulo-pulo pa siya. Cute. Nasaan yung pang babae bata? Ang dami dito. Ito. Ang pang babae ito. Lahat. Padala ka para may... Lahat. Papadala ko lahat to. Ito kasayon din to. Panligo. Ang kanina to. May gusto lang. May panligo nga ito. Sa ulo oh. Panligo to na. Lagay po natin na maayos. Kailangan pantay para hindi po may hangin. Yan, lahat pang bata to. Sayon din. Tapos po, ano, lalagyan po yan sa ibabaw ng mga ano, mga pagkain din, mga biskuit. Yan, may ito. Matanda. Tanda na saan kay Sayon. Bukod na yun. Ito. Ayan o. Tingnan mahal. May pulo rin siyang pasimba. O. Puti. O.
Diba? Diba? ano yan? Polaroids ba? Para ka na rin nag-ukay. Ayan. Ito. Pang malamig ni Sayon. Ganda. Kapal, oh. Ganda, oh. Pag-agibay kami. Ang biyahe. Papuntang PCMC. Bah, dito sa isa'y malubak. Sus, ito ang nagustuhan ko sa lahat. Ayan. Grabe, pwedeng baliktaran. Pwede naman itong kabila. Oh. Oh. G-card naman, kabila. Oh. Subdivision ito nakuha. Mga pambata yung itong sa medyo ibabaw. Sus, oh. Short. Ayun. Pambata po. Mga kasing edad ni Sayon. Ito pang makapal, pang bata rin. Biyahe rin. Oh. All this. Ha? Kay Elnor. Kay Elnor, oh, mayroong ano to? Apat na to niya. Mickey Mouse. Yan, jacket. Okay. Tingnan mo, Mal. Ang cute. May chaliko pa. Ang ganda yan ngayong Christmas. O, pang photo shoot. Sana mo sa birthday. Ang ganda niyan. Ito, makapal naman kay Sayon. Okay, Alnor, sa pamangkin niya. Ayan. Dami pong mga ganda. Ito naman, pang babae. Sa muli lang, Mal. Oo, pang babae naman. Bah. Ayan, ito, pang matanda ito eh. Pang nanay. Mickey Mouse yan. Malaan yung Mickey Mouse yung original. Puro original ang nasabi. Yan na yung pang panglakad to. Ayusin ko lang ng ano, para hindi umbok. Kung vacuum to, marami pa mailalagay. Ito naman, may pusa. Tingnan mo, nakakatawa ito. Ayan o. Tingnan nyo. Itong barko, mayroon ditong pusa na sisilid siya o. Isda. Sisilid niya sa pusa. Pang araw-araw, ganda eh. Bagay ito kay Rashida o kay Hanan. Nahin ko lang po yung ano. Well, mango ang tatak. Ito. Ayan mo lagay. Lagay mo lang. O, doon ko na sa akin. Lagayan ko lang yung underwear. Ikaw, laban mo na yan. Laban na ito? Laban na ito. Maguhin mo lang. Ito. Huwag ko na ipadala ito. Ano mo gusto? Ito naman bata eh. Sky. Padala mo kay Sky. Kunin niya ni Karen. Ito, kay Junaida. Hindi niya susuot eh. Ba, bawal nga pala. Oh. Kay Sky. Oh. Ang cute-cute. Oh. Ganda na. Puro na yan kay Sky. Sino pa ang iba? Oh. Ganda oh. Ganda pati ng tela. Ayan. Yan, mga sapatos naman po. Yan, mga New Balance. Yan, mga Nike. Itong mga Adidas. At yung iba na andyan pa. Kalat-kalat. Yan, ang oras ko ay mag-alas 12. Yan, at natapos na po natin. Pero hindi pa po yan tapos. Kasi may mga isisingit pa po ako dyan sa kamay, tatanggalin pa. Para po isama doon sa ibang box. Meron pa po ako mga ibang pampabagahe pa. At siguro bibili pa ako ng isang box. Para magkasya. Ito po halos lahat po damit yan pambata. At yung mga kaldi-kaldero, kawali, so pupunta po ako sa ibang junk shop para mahaluan din po siya. At syempre, may mga nabili rin ako mga sabon-sabon na kunti at mga pangailangan. Pero hindi po karamihan. Yan, para may padala lang po ito. Yan, makalat po.
At ngayon nagmamapo ako dito. Ayan. Hirap din po yan kasi kada dumpster, siguro mga isang linggo sa kalalaban. Kaya medyo natagalan din. Saka medyo ano rin sa budget. Kasi alam nyo na yung mga pinagdaraanan din ng OFW. May bigla ang emergency sa bahay, sa baby ko. Kaya ganto-ganto muna. Tsaga-tsaga lang. Nalabang ko naman po yung kaso nga lang. Siyempre, mas maganda kung ano. Kasi pag nagganyan, nag-tip-tip, mayroong mga ali-alikabok. Sige, hanggang dito lang po muna. At yung ibang video po na para i-finalize po package ng box sa kay pagkuha. So, sa sunod po mga videos. So, God bless po.